Carla may pangako at salitang binitawan sa Team Calling Up kung saan nga itong si Carla ay napaisip bago siya magbitaw ng salita na panghahawakan ni Kuya Rab, mga kaibigan. Paunawa mangyari po sanang tapusin po natin ang video na ito, mga kaibigan, para makuha po natin ang nilalaman nito, pero bago yan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, at muli ay welcome back ulit sa ating YouTube channel. At syempre, bago po natin umpisahan ang video na ito ay gusto ko lang po sanang pasalamatan ang ating mga minamahal na viewers at supporters na patuloy at walang sawang sumusuporta pa rin sa ating YouTube videos, mga kaibigan. Actually, mga kaibigan, mahirap po talaga sa parte ni Carla na magdesisyon, lalo na kung mabigat at mahirap ang magiging desisyon niya. May naging tanong po kasi, mga Calling Up, si Kuya Rab na medyo naging mabigat kay Carla, pero inakala ni Kuya Rab na magiging madali lang ito para kay Carla na sagutin. Para po kasi kay Kuya Rab ay madali lang ang naging tanong niya, pero sa part po talaga ni Carla ay magiging mabigat ang desisyon niya, kaya naman medyo natagalan sumagot si Carla. Marami po kasing ikinoconsider si Carla sa tanong na ito, dahil isang maling sagot lang ay siguradong mababash siya ng mga bashers o yung mga taong hindi nakakaintindi sa kanya. Pero good news, kagaya ng dati, ay naging safe answer pa rin ang sagot ni Carla kaugnay dito, mga kaibigan, kung saan nga ay naitawid ng maayos ni Carla ang tanong sa kanya ni Kuya Rab. Ang totoo niyan, mga kaibigan, ang salita po kasi ni Kuya Rab ay beneficiary pa rin ang magdedesisyon sa kanilang gustong gawin, at wala silang magagawa kung ano ang magiging pasya ng kanilang mga beneficiaries. Ang magandang balita lang po dito ay kinumpirma mismo ni Carla na siya ay mananatili sa Calling Up sa mahabang panahon. Habang nariyan ang Team Calling Up, ay aasahan po natin na nariyan din si Carla. Ang mahirap po kasi sa sitwasyon ni Carla kung siya ay hindi mananatili sa Team Calling Up after siyang mapabahayan, ay posibleng mabash ang bata. Pero dahil matalino si Carla at alam niya kung paano nakatulong sa kanya ang Calling Up team, ay mas pinipili nito na manatili at makasama ang Team Calling Up at sila Kuya Rab sa mahabang panahon. Pero sa kabila ng naging desisyon ni Carla, ay may kaakibat itong sakripisyo at responsibilidad, lalo na at parte siya ng Team Calling Up. Ang problema po kasi ay baka magkaroon ng opportunity si Carla na makapagtrabaho sa abroad, at dito nga papasok yung mga bashers ni Carla at sasabihin iniwan niya ang Team Calling Up. Pero syempre, priority pa rin ni Kuya Rab na umangat ang buhay ng kanyang mga beneficiary, kaya naman siguradong susuportahan niya pa rin si Carla sa goal nito sa buhay, at never ipagdadamot ni Kuya Rab sa kanyang beneficiary na umangat at magsumikap sa sarili nitong paraan. Ayun! Medyo ano siya, moderate. Moderate. Parang ano? Carla, hanggang kailan mo balak maging kalingap? Para ay, sa sayo, hanggang kailan ka ma-stay sa kalingap? Alam, medyo medyo hard 'yun eh. Medyo hard. Para sa akin kasi moderate. Opo, oo. Para sa atin. Para sa atin moderate. Mas, sa bagay ano. Pero kay Carla, ikaw Carla, gaano, ino lang naman kung gaano katagal mo balak maging sa atin, usamahan natin, gano'n, or mag-stay sa Calling Up community. Kasi hindi natin alam yung baka may plano ka mag-ibang bansa, or ano. Pwede ka, sige. Ikaw. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating munting video, at huwag kalimutang mag-like at i-share. Pero bago po natin tapusin ang video na ito, ay gusto ko lang po sanang pasalamatan ang ating mga minamahal na viewers at supporters na patuloy at walang sawang sumusuporta pa rin sa ating YouTube videos. Maraming salamat po sa panunood ninyo. Ingat po kayo at God bless.